Yo, what is up you guys? Hajini Majite, muling nagbabalik ang siklistang komedyante. Kaya guys, it's vlog time! Welcome back! Let's go! What's up sa inyo mga bagong tropa ko? Welcome back sa channel ko. Welcome kayo rito. Alisin natin mga problema mo dito bro. Halit na magsama-sama lahat tayo rito. Okay, so let's start with the group members. We have Jetro Corpus, Choi Galgao, Isaac D, James Mugot, Jan Duran, Joseph Sobroso, Julian Patulot, Kyle Endaya, Mark Palpalatok Patulot, Michael Sadyo, Michael Adrian Indeme, Nathan Ramos, Raven Agosto, Rafael Capispisan, RJ Eusebio, Gabe Corpus, and Yves Clarence. And me, Razia Gascon, aka Pogi. Alright. So, ayun guys. Gumawa po ng mga listing dito sa kanila, yung mga top, ano ba to? Hindi ko mabasa yung latikay ko. Top, malakas sa patag. Top, malakas sa ahon. Mga top 3 lang to guys. Top 3 na malakas sa patag. Top 3 malakas sa ahon. Top 3 na matagal mapagod sa ride. Top 3 masarap kasama sa ride. Then, top 3 active sa mga rides. So, 5 categories lang po yun guys. So, rinank ko po sila. And, pag-usapan po natin kung ano po yung mga description nila sa mga pagbabike. Kung paano sila magbike. Gaano sila kabilis. Gaano sila... Ayun, gaano kabilis yung mga takbuhan nila, masarap pa sila kasama. So, explain ko yun sila, isa't isa may kwento ko sa bawat isa-isa sa kanila. So, let's start. Let's go! Simulan natin kay Jetro Corpus. So, etong si Jetro, taga BF to. Actually, hindi talaga to nagbabike, pero may fix ito dati. Gulto ko, nag-ship nga sa road bike eh, kagaya ng akin. Same brand pa kami ha, Phoenix. So si Jetro Corpus, ano to? Hindi ko siya ano, masyadong nakakasama sa ride, pero alam ko masarap rin to kasama kasi ano eh, same speed kayo. Ikaw ba naman pares kayo naka ano, road bike, same bike, mabilis kayong dalawa. And pa experience kay Jetro, medyo tahimik siya sa ride, di siya ambog. Actually maano talaga siya, mabait siya sa mga rides. Tahimik lang talaga. Yun yung experience ko sa niya. Tapos yung mga takbo niya around mga patak rin to ng 20 to 25 kilometers per hour yung takbo ni Jetro. Kaya medyo good siya sa ano, kasama sa mga chill rides yun. Okay, next is si Choi Galgao. Si Choi, ang experience ko dito kay Choi, ano to eh, kakaibang lalaki to eh, naka-fixie siya. Sa long rides, medyo maano po ako kay Choi eh. Hindi po ako comfortable. Kasi pag oras na napagod to si Choi, parang wala siya sa sarili niya. Parang hindi siya makapokus sa daan pag napapagod siya. Kaya laging nandito pag nag-ride si Choi. Kasi kailan lagi ng assistant pag nag-long ride si Choi. Kasi pag napagod yan, kasi alam ko yung lakas niya hinihigop ng init eh. Kaya pag uwi niyan, sobrang init, wala na siyang lakas. Nakakaano talaga guys, nakapagod lang pag mainit. Pag nag long ride sabay mainit, grabe nakakapagod yun. So yun lang ang experience kay Choi. Takbo ni Choi mga ano rin, 20 to 25 rin gaya kay Jetro. So pwede rin siya sa short rides. Mabait rin ito guys si Choi. Maganda rin kasama sa ride. Next si Isaac D. Yes, si Isaac. Si boy, boy plak da rin to. So boy plak. Tama na rin putak. So si Isaac, ano to? Maganda rin yung ano. Actually favorite ko to ka ano, kasama sa training. Siya yung pinaka ano, interesado mag-training, siya yung may potential na gustong lumakas, may gustong-gusto niya talagang lumakas as in yung parang ginugusto niya talagang lumakas. Ayun yung gusto ko sa kanya, may discipline siya sa sarili niya na gusto niyang lumakas. Kaya lagi kong sinasama to pag nagte-training. Siya yung parang favorite ko kasama kasi hindi siya basta-basta ano eh. Umaayos sa mga training, kahit gano'ng kabilis, gano'ng kabagal, sasama siya, basta mapag-training lang talaga siya. Gusto niya talagang napapalakas siya. Yun yung gusto kay Isaac. Ang mga takbuhan na ito ni Isaac, pag nagte-training siya, actually, mga ano rin, 25 to 30 rin yung takbo niya. Ayun, mga 20,
ano, 25, 30, 35. Ganun yung makatakbo ni Isaac. Sprint niya yata, umabot na lang 40. So, ayan guys. Ayan yung ano ko kay Isaac experience. Actually, masarap talaga siya kasama. Mas bad ka sumim lang. So, ayun. Okay naman na si Isaac ngayon. Babalik naman siya sa pagbabike. Tigil lang muna ngayon kasi ayun nga. May mga problems. So, next. Si James Mugot. And yes, ito yung naka-fixie. Actually, ito naman sabi ko sa kanya. Mabilis siya. Mabilis siya magbike. Pero yung takbo niya sa mga chill ride, actually pumapatak to ng 30 yung takbo niya. Kahit chill ride lang, pumapatak ng 30 yan. Actually, mabilis to si Mugot. Actually, favorite niya mga daan na patag. Ayaw niya sa ahon kasi nga fixie siya eh. Actually, kaya naman ng mga fixie sa ahon. Kaso yung chainring niya, napakalaki. Grabe. Halos hindi na kayang ipang-ahon kahit sa mga short ahons lang, mga maliliit na gradient. So, yun. Maano naman siya, okay naman siya kasama. Matakbo niya, sakto pang chill ride matakbo niya. Then, yun, medyo okay naman siya. Wala naman siyang semplang history gaya ng iba. So, okay naman siya kasama. Kaso yung, ang ayaw ko lang kay Mugot, yung oras ng pagbabike niya, parang limited lang lagi. Parang mga ilang oras lang, mga dalawang oras. Pero sa umaga, G siya. Matagal-tagal yung ano niya. Yung pagra-ride niya sa umaga, medyo tumatagal. Pero sa ano, hapon, grabe, limited lang talaga oras niya. Which is okay lang naman, may reason naman siya. Then, next. Next natin, si Julian Patulot. So, ito, isa to sa mga Actually, sa lahat ng nagpifixies, isa siya sa mga malalakas. Malakas to si Julian, guys. Lalo na sa mapapatag man or ahon, malakas to si Julian. Nakita niyo yung katawan niya, ito, grabe. Maskulado, pre. Actually, more on talaga to. Mahilig si Julian sa ahon more than patag. Ang masabi ko lang kay Julian, sa GC, tahimik to eh. Pero active siya sa mga sariling ride, mga... Hindi siya nang-aalok, pero... At least nagbabike, di ba? At least nagpapalakas, kahit di nang-aalok. So, ayun. Siya, okay naman siya magbike. Experience ko naman kay Julian, medyo naman to eh. Okay yung takbo niya. Hindi siya nagre-reklamo kung mabilis yung takbo or mabagal. Mga takbo na ito ni Julian. Ano ba yung mga takbo na ito? Actually, 25 to 30 kilometers per hour yung takbo niya. Julian. So, ayun. Okay naman yung kasama si Julian. Mabilis, mabagal. Okay lang, masaya naman kasama. Next, si John Duran. Ito, isang beses ko lang ito nakasama. Si Kuya Jen kasi guys, bawal tong mapalong ride kasi siya, may yung nga to, hika. So, ayun, bawal siyang magpagod-pagod. Kaya mga takbo niya lang around 10 kilometers to 15. Minsan, pumapatak na rin siya ng 20 kilometers per hour yung takbo. And masarap naman siya kasama. Nalilibre naman si Kuya Jen. Actually, more on siya, masarap ka bonding kaysa sa ride. Pero, yan, okay naman siya kasama. Nanlilibre naman. Next is si Joseph Sobroso. Si Joseph, isang beses ko lang ito nakasama sa ride MOA. Based on my experience, hindi ko kasi siya masyadong nakasama kasi lagi siyang nasa likod. Pero, napag-usap naman kami kahit papaano sa mga rides namin. Mga takbo kasi ni Joseph around 20 to 30. Yun yung hula ko kasi hindi ko masyadong natatrack yung bilis ni Joseph. Pero feel ko around 20 kilometers per hour yung takbo ni Joseph. Kaya pwede na rin sa mga chill rides, masarap naman siya kasama, madaldal. Ayun yung maganda sa rides, mga madadaldal mo kaibigan, hindi ka mapapagod pa ganun. So moving on to Kyle and Daya, ito yung pinakatamad sa lahat. Si Kyle, ito yung taong pagkasama mo sa ride, ililibre ka kahit basta gusto mo. Wag lang yung sobrang taas. Unexpected tumang libre si Kyle eh. Parang bibili lang ng nung pagkain, tapos tatanungin ka bigla, pre, anong gusto mo? Actually, isang beses pa lang ang linibre na ito ni Kyle. Actually, more on to si Kyle pala. More on, pag may natirang pagkain sa kanya, bibigay niya sa'yo. Kaya anong gagawin na? Tatanggapin mo na kung okay naman.
So si Kyle medyo ano rin to. Okay rin to magpatakbo, mabilis to si Kyle. Actually mga takbo na ito 25 to 30 pag ano. Pero pag uwing-uwi na to, pumapatak to ng 100. Oh, hell no. So ayun. Si Kyle ano naman to. Okay naman siya kasama. Madaldal, masarap kausap sa mga rides. Ayun. Okay naman siya. Maganda siya kasama rin sa rides. Moving on to Mark Palpalato. Isang beses ko pa lang ito nakasama, guys, si Mark. Okay naman siya. Kaso wala siya halos alam sa pag ano, sa pagbabike. Pero okay lang, at least nagbabike siya. Nakakasama naman. Grabe, long ride kaagad ni Mark, no bali. Idol ko rin ito eh. Grabe, laks ni Mark. Kahit ano lang yung mountain bike niya, parang umiika-ika. Kasi hindi niya rin alam kung paano yung tamang saddle height sa bike. Kaya mabilis siya mapagod actually. Ayun, kasi ano eh, alam niya naman, ECQ, kulong rin siya sa bahay. Then, ngayon lang ulit nakalabas, long ride niya, nubali pa, layo. So, ayun, nabigla siya. Pero, at least kinaya niya, grabe. Namang ako kay Mark. Grabe. Ang ano, ngayon ko na napansin, ang layo ng binike, kakalabas lang. Grabe, nagpapaunat lang, nubali pa. Ganun kalakas si Mark, guys. So, moving on kay Michael Adrian Indemne. Si Indemne, ito yung, sa lahat ng ano dito tao sa GC, si Indemne yung pinakamatagal ko nang nakasama sa pagbabike. Simula pa nung nagsimula ako magbike, kasama ko na yan. Actually, mas nauna pa nga ito nagbike sa akin. Mas lahat, karamihan sa mga members dito sa GC namin, mas nauna sa akin magbike. So, kay Indemne, ano pa to, grade 7 ko pa ito nakakasama. Actually, grade 8 kami nagsimula magbike. So, anong grade na namin ngayon? Magka-college na kami. Graduating na kami sa grade 12. So, mga ilang years na rin kami nagbabike ni Indemne eh. Then, ang masabi ko lang dito, actually, pa-improve ng pa-improve yung ano niya, pagbabike niya, yung gusto ko sa kanya. And, very talented. Actually, mano rin to si Indemne eh. Masarap siya kasama sa chill rides, lang yung masabi ko. And, ayaw na, ito na yung masabi ko guys, ayaw niya sa mga mabibilis magbike. Parang inisip niya lagi maiiwan siya, pero okay lang. Inihintay naman namin siya. Doon siya rin nagturo sa akin noon, guys, kung paano maghintay ng mga naiwan mong kasama sa mga rides. Kaya ngayon marunong na ako maghintay. So, moving on kay Michael Sadia. Ito, actually isang best ko pa lang 'to nakasama. Naka-mountain bike, nag-Westgate lang kami. Actually, ang ginawa lang talaga namin noon, banding si Michael Sadia kasama namin. So, ayun. Ang nasabi ko lang, mga takbo na ito, around ano lang ito eh. Ay, by the way guys, si Michael Adrian, ano to, mga takbo na ito, around 20 to 25 din. Minsan pumapatak ng 30 to pag medyo, ano, palong-palo. Si Sadio naman guys, ano to, 20, sharp. Sharp 20 yung takbo na ito. Okay naman kasama si Sadio, masaya naman. Kaso, isang beses ko lang nakasama, kaya wala halos, ano, sa kanya experience. Moving on to Nathan Ramos, eto, pucha. Actually, eto yung ano, isang member sa amin na may hawak ng mamahaling bike. Grabe pre, bike na ito, maabot ng 60,000 pre, MTB Tactical. Grabe. Actually, more on ano to si Nathan eh. Basketball, kaya di siya gaano makapokus sa bike. Pero ano, parang part-time sport ba yung tawag doon? Kasi more on basketball, pero nagbabike naman siya. Ang experience ko dito kay Nathan, mabilis rin to magbike. Actually, umano to, tumi 30 to. Laging 30 yung ano niya, takbuhan. Malakas to si Nathan. Sa ahon, malakas rin to. Ang experience ko talaga dito is mabilis siya. Malakas siya sa ano, sa pacing, malakas siya sa draft, sa pagbubuntot. Kasi dati nagpatakbo ng mga around 40 kilometers per hour papuntang Dangreina. Nakabuntot siya sa akin. Kinaya niya pre. Hindi siya nagpapaiwan sa buntot. Malakas yung ano niya. Malakas. Malakas yung ano niya. Yung parang discipline sa pagbuntot. Ano, parang matatag. Matatag yung ano niya. Yung puso niya. Matagal mapagod to si Nathan guys. Kasi nakadrop siya eh. Tapos 40 patakbuhan mo. Grabe. Naka-NTB lang yan guys ha, one by, nakasabay sa road bike. Sa bagay, naka-Diore naman siya kaya makakasabay.
So, ay masama, masaya naman kasama si Nathan. Kaso tahimik. Next, moving on to Raven Agosto. Si Raven, ano to? Actually, ang best ko na to nakasama sa ride, ah. Siya ay naka-fixie na naka-free wheel. Pero may brakes naman yung free wheel niya. Coaster hub yung tawag dun sa ano. Sa mga ganong fixie, naka-coaster hub. Actually, yung experience kay Raven, mabilis to guys. Mabilis rin to si Raven. Kaso, pansin ko more on patag to si Raven. Yung sabihin ko more on patag to si Raven kasi nakita ko mayote isang beses sa ahon, dinakad niya sa San Pedro. Kasi guys, yung San Pedro, yung ayun yung training area ko para sa mga ahon. Pag mag-get ready na ako sa mga long rides ko na may ahon, doon ako nagpa-practice. So, doon dumaan si Raven. Nag-loop lang kami, Muntinlupa, San Pedro, papuntang Las Piñas. Doon kami dumaan. So, naka-fixie siya. Ayun. Naglakad. So, okay lang naman maglakad sa ahon kung ano, hindi ka naman sanay. Kasi medyo mataas-taas rin yung ahon sa San Pedro. Mga ano rin yung gradient doon, mga 8. Mga 7, medyo parang bundok na rin yung ano dun, yung ahon. So, yun yung experience ko sa kanya. Okay naman siya sa patag, masarap kasama. May pagkadaldal din, kaya good siya kasama sa mga ride. And moving on to Rafael Kapispisan. Ito yung pinaka hindi active sa, na sumama sa lahat ng na ano dito. Actually, siya lang yata yung ano, hindi ko pa nakakasama sa mga rides ng maayos. Nakita na kami sa personal, ang tahimik niya, grabe sa chat, napakadaldal niyan. Pero pagdating sa ano, totong buhay, ang tahimik, grabe, mayain. Yung una ko nung na ano na kita sa personal, naka MTB ako noon, hindi ko gamit yung road bike kasi sinubukan ko lang yung mountain bike ng kuya ko. And ayun si Rafael, nakita namin nila RJ Sebi sa Westgate. So, tinuro sa akin ni RJ, ito si Rafael, oh. So, ikaw pala si Rafael. So, unang ride pa talaga namin, nag-trail pa. Ayaw na ayaw ko sa trail. So, feel ko, ito hula ko lang. Feel ko yung mga takbo neto ni Rafael. Kung naka, ano siya, mountain bike, feel ko naman 25. Kasi daw, kasing lakas daw to ni Ives, eh. Sabi sa akin ni RJ. And balitang matakbuhan daw nito, ano, mabilis-bilis din daw, sabi. So, ayun, feel ko mga around 30, 25 to 30 yung takbuhan niya. And moving on to RJ Eusebio, eto, putya, mamaw to sa patag, pre. Eto lang yata yung, ano, kaya sa akin sumabay ng, ano, mga sprints. Kasi sprinter yung role ko sa cycling. Eh siya, ewan ko anong role niya, kung ahon ba siya or patag. Pero, malakas yung sprint niya, guys, kasi yung MTB niya naka-setup na pang road bike, pre, 50. 50 yung plato niya sa harapan, which is pang road bike yung ganung setup. Pero naka-MTB siya. So, nasasabay niyo minsan sa sprint. Ang naglalak lang dito kay RJ is ano? Hininga. Mabilis siya mapagod, hindi niya kaya mag-maintain ng sprint. Pero ano niya naman yata 'yan? Mapapractice niya naman yata pag ano, ginusto niya. So ayun, medyo okay naman siya sa sprints. Next is si Gabe Corpus. Ito, yung pinsan ni Mugot. nakasama ko siya sa rides, actually mga ilang beses ba. Ewan ko, baka isa or dalawa. Ang experience ko lang naman sa kanya, tahimik. Chill ride lang to si Gabe. Ang experience ko sa kanya, mga takbuhan niya is around 25 to 30 rin. Pumapatak rin ng 30 to yung takbo niya. Then, more on patag rin. Ayaw niya rin sa ahon. Yun yung sabi sa akin. Yan lang sabi ko. Tahimik lang din kasi sa rides. Pero sumasama. Is masama siya. Hindi kami masyado napag-usap kasi, lagi niyang kausap si Mugot sa mga rides. And moving on to not the least, Yves Clarence. Ito yung pinakamakulit na kasama sa ride. Maharot, hindi maano to eh, buwis ito eh, namamangga pre. Pakting yan, magbabike na nga lang, namamangga ka pa. Huwag ganun, Yves. So ayun, si Yves, ano to? Actually, matakbuhan na ito, naka-mountain bike to si Yves. Takbuhan niya is around 20 to 25, pero pag ano, siya yung parang ano, maharot sa ride. Yun lang masabi ko, maharot si Ives sa ride.
takbuhan niya is around 20, 25, and 30 yung mga takbuhan niya. Siya yung parang ano, cyclist na gustong lumakas pero ayaw ng katawan. Parang ayaw, ano, ay gusto niya lumakas pero yung pagpalalakas ayaw sa kanya. So, ayun. Okay naman si Ives kasama, masaya naman yung experience ko sa kanya. Lagi ko itong nakasama. Actually, siya yung pinaka ano, isa sa mga pinaka-active na kasama ko lagi. Pero sa long rides, minsan lang din. Kaya, yan. Ilang yung masasabi ko sa lahat ng mga members ng GC. So, moving on na po tayo sa aking mga top. So, let's get it! Mababa kasi daw ng ahon eh. Kaya natagalan. So, moving on na po tayo guys sa aking mga top members ng aming GC. Para malaman nyo kung sino-sino ang magaling sa ganito at sino magaling sa ganito. So, ayun. Disclaimer, hindi ko po sinali yung sarili ko dito kasi coach lang ako eh. Ang dinadami ko lang dito yung mga members ko. Ang mention ko, una, top na malakas sa pata, gumawa ko ng top 3. Lahat to guys, lahat ng pagtatap ko dito hanggang 3. Ang number 3 sa malakas sa patag, linagay ko si Isaac. Okay naman siya sa patag, mabilis-bilis. Matagal siya mapagod sa patag. Dahil pag nakabuntot siya, may binubuntutan. Nakasimbilis niya lang, magtatagal to. And linagay ko sa second place na malakas sa patag, si James. Dahil sa gear ratio niya, buisit na yan, 50-16. Ang bilis niyan guys. Pangkarera yung ganyang setup pre sa Pixie. Grabe, 54-16 pre. Ang bilis nun tol. Kaya linagay ko siya sa taas ni Isaac kasi feel ko pag ano, dating sa patag, mas mabilis si James dahil sa gear ratio niya. Kasi si Isaac naka-MTB lang to. So si James naka ano pa to, Pixie, mas magaan, mas malaki pa ratio. Edi, Ano to, disadvantage si Isaac kumpara kay James sa patag. Pero ang linagay ko sa top 1, wow, not expected to ah. RJ Eusebio, wow, number 1 ah. Lakas talaga. Kakasabi ko lang kasi kanina guys, si RJ ang nakakasabay sa akin sa sprint. Napansin ko to actually sa ride namin ng papuntang Nubali, nakakasabay siya sa sprint ko kasi palong-palo siya yung papunta. Kaya ayun, pag-uwi, anyari, pagod! Kaya ayun, ang top 3 ko, si number 3 Isaac, number 2 James, and number 1 RJ Eusebio sa mga malalakas sa patag magbike. So yun po guys, moving on na po tayo sa top na malakas sa ahon. Okay, let's start with the 3. Ang linagay ko sa malakas umahon is si Isaac. So, nakita ko na to man si Isaac, hindi siya basta-basta bumibigay. Ito yung ano, mga pinasok ko sa malalakas umahon, yung mga hindi nagtulak sa San Pedro, doon ako bumase sa mga malalakas ahon kasi mataas talaga yung ahon sa San Pedro. And linagay ko sa 3 si Isaac. Linagay ko si Isaac sa 3 kasi hindi siya nagtulak and inarasan ko siya kasi yung nagkagap siya sa akin ng mga, I think mga 1 minute gap siya sa akin, yung inunahan ko siya sa San Pedro. Kaya linagay ko siya 3 kasi medyo malayo-layo yung gap niya sa akin sa San Pedro. And si Nathan linagay ko to sa second kasi maano rin to, mabilis siya umahon, di rin siya nagtulak at malakas rin umahon si Nathan. Hindi ko siya naorasan pero mabilis lang talaga siya sa ahon, yun ang masasabi ko. And ang dinagay ko sa number 1, syempre sino ko ba? Si Julian patulot pre, takte. Hina ako ng ano, ang San Pedro, naka-fixie, mabigat pa, wala nang gear. Buti naka 46-16 yung gear ratio niya kaya kinaya niya yung ahon. Kaya yun, dinagay ko siya top 1. Kasi medyo maganda-ganda yung ano, pag-aho niya, mabilis, hindi rin naglalakad. Sadyang ano lang talaga, malakas lang talaga sa ahon si Lay. And moving on sa mga top 3 na matagal mapagod, linagay ko sa number 3 si RJ. Matagal naman mapagod si RJ, lang pagpalong-palo siya.
medyo ano naman siya, tumatagal siya sa mga rides. Lalo na sa mga mabibilisan takbo, nakakasabay siya, kaya matagal rin siya mapaagod. And nilagay ko sa pangalan si Isaac, medyo ano rin to si Isaac, matagal talaga ito mapaagod guys. Maano to eh, malakas tumutok sa mga bike si Isaac. Kaya niyang sumabay sa mga drafting ng mga mabibilis magbike. And nilagay ko sa number 1, syempre si Julian ulit. Matagal talaga mapagod guys si Julian, grabe. Hindi mo ba nang babae niyo San Pedro? Ako nagkapagod-pagod din ako pagkatapos ng ahon doon. Tapos siya, ganun din. Matagal siya napagod. So napantayan yung ano ko, yung resistensya ko, ganun. Kaya yun, number 3 Eusebio, number 2 Isaac, number 1 Julian sa matagal mapagod sa pagbabike. And number ano, top 3 sa mga masarap kasama, ito yung based on my experience lang naman. Para sa akin, ang number 3 si Kyle. Gusto ko lang talaga kay Kyle madaldal sa mga rides. Nagaganaan lalo akong magbike. Masarap siya kasama kasi madaldal. And delivery ka niya pag ano, kakain rin siya. Lalo pag mga street foods. Yung mga favorite niyang ilibre, mga tropa niya. Mga street foods. Kasi linibre ako isang beses na ito, kikiyam pati palamig. And lalagay ko sa second place si Mugot. Actually masarap rin ito kasama sa mga rides. Ang problema lang talaga ay yung malayo kasi limited lang talaga yung oras niya sa pagbabike, lalo na sa hapon. Best friend ko to eh. Kaya linagay ko sa second place na masarap kasama magbike. Pero ang linagay ko talaga sa number 1 si Isaac. Actually si Isaac talaga yung natuwa talaga yung kasama sa pagtitrain. Sumasabay sa akin sa ano, sa mga ensayo. Kaya linagay ko siya sa number 1 na masarap kasama. Kasi natuwa talaga ako, may kasama ako mag-ensayo. Sinong hindi matutuwa dun. So, ayun guys. Number 3 Kyle, number 2 Mugot, and number 1 Isaac sa mga masarap kasama sa pagbabike. And ang aking top active na kasama sa ride, I think ilalagay ko si Kyle sa number 3. Kasi ano siya, active siya sa rides, hindi siya masyado nagsaset. Parang ano, mag-set ka ng ride, kunwari may ride tayo ng ganito, papuntang Tagaytay, Rebal. Sabi niya, ask ko muna kung pwede ako. Tapos bigla yung mag-chat, pre, bawal ako. Pero pagdating sa mga rides, gold ka, nandun na kagad sa meetup. Sinabi mo lang kung saan yung meetup. Tapos sabi niya ba naman yung ano, na hindi siya papayagan. Biglang sisipot. Unexpected si Kyle, guys. So, linagay ko si, ang number 2 naman pala, si Julian Patulot. Linagay ko sa number 2 si Julian kasi ano siya, hindi halos siya nawawala sa rides, medyo active talaga siya. Lalo na sa mga rides. Ano siya, Jilan lagi. Basta may set na ride na magandang lugar, Jilang lagi si Julian. Kaya linagay ko sa number 2. Ang linagay ko sa number 1 si Choi. Si Choi guys, ano to, kakaiba to eh. Hindi siya mag-chat sa GC. Pero babasahin niya lang yung ano, kung saan yung meetup, saan yung ride. Sisipot siya guys. Grabe. Dalawang long ride namin, una Moa and Novali, sumama siya, grabe. Di man nagsalita, basta sumama lang. Magugulat ka na, nandun na kagad sa meetup mo. Hindi unexpected si Choi. So, ayun po ang aking top 3 na active sa mga long rides. Si number 3 si Kyle, number 2 si Julian, at number 1 si Choi. So, ayun po ang aking mga top. Moving on! So yun po guys, ang video po natin ngayon. Dito na po magtatapos kasi napakahaba na. Nauubos na yung storage ko pre. So ayun, gusto ko lang sabihin sa mga members ng GC. Sana guys, maging active kayo sa rides kahit mga MECQ. Kasi guys, hindi naman contact sports to yung cycling. Kaya hindi tayo magkaka-COVID basta-basta dyan. So, pero stay safe pa rin tayo guys. Practice social distancing pa rin kahit nagbabike tayo, pero ano naman eh, kung talagang porsigido kayo magbike, malakas yung ano nyo, resistensya. Kasi guys, pag malakas yung resistensya, di ka tatamaan ng coronavirus eh. So, ayun, gusto ko lang sabihin sa mga members, magpalakas kayo sa pagbabike, kahit di ako masyadong ano, kahit di ko na kayo masyadong nakakasama ngayon kasi ECQ, MECQ. Ang tips ko lang sa inyo guys, mag ano kayo, home workout. Yun lang masabi kong stay at home lang kayo, ayaw nyo magbike, mag home workout kayo, makakabawi kayo. Para pag nag long ride ulit tayo guys, ano, medyo makakasabay na kayo sa akin. Kahit ano, mabagal lang din yung takbo ko eh.
message ko sa inyo guys, magpalakas kayo. And that is it for today's video. I hope you like this video guys, and I will see all you guys in the next video. Stay cool. Goodbye. Sabog na. Alam ko ang tama't mali, pero ako'y sabog na. Overtime? Tara, ako ay natutuliro. Hoy, alam.